Happy Day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Tax Planning Strategy para sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Sa mga individual taxpayers and corporations po, wag muna po tayong mag-file and pay ng first quarter, quarterly percentage tax, and quarterly income tax. Wala pa pong deadline ng quarterly percentage tax, April 25 pa yon. Mag-aral muna po tayo kung ano ang mas magandang gamitin, 8% income tax rate po ba sa mga individual taxpayers na qualified to opt the 8% income tax rate option, or 40% optional standard deduction ba, or allowable itemized deduction. Itong tatlong income tax regime na to ay available sa mga individual taxpayers. Pero kung corporations po tayo, or partnerships, taxable partnerships, available po sa atin yung 40% OSD or allowable itemized deduction. Pag-aralan muna po natin yung iba't ibang income tax regime at tignan po natin kung saan tayo magkakaroon ng tax savings muna. Tax planning muna, di ba? Bago tayo sumabak sa gera, may plano tayo. Bago tayo magbayad ng buwis ngayong taon ng 2019, magplano muna tayo kung ano ang mas magandang gamiting income tax regime. Kasi pwera bawi na. Kung pipiliin nyo po yung 8%, 40%, or allowable itemized deduction, pwera bawi na po yan ng isang taon na naman, ng 2019. Pwede lang pong baguhin yung income tax regime natin next year na naman, first quarter na naman. So mag-aral muna po tayo kung anong mas magandang gamiting income tax regime natin for the benefit of tax savings muna. Tax savings muna. Lalo na po yung papasok pa lang sa isang business na walang kaalam-alam kung anong gagamitin, mag-aral muna po tayo kung ano ang mas magandang income tax regime natin. Kasi hindi po natin kailangan mandaya or manghula ng ating mga tax na babayaran. Kasi in the first place, before we pay our taxes, dapat pagplanuhan muna natin kung ano yung income tax regime na gagamitin natin. Pag sinabi po kasing income tax regime, ito po yung 8%, 40%, or allowable itemized deduction, aid natin. Ginagamit po yan para makuha natin yung taxable income natin. At ang taxable income po, yan po yung ginagamit para makuha yung tax due na babayaran natin sa Bureau of Internal Revenue. Kaya nga po, pwera bawi po yan ng isang taon. Kapag nag-opt po tayo ng 8% income tax rate at qualified po tayo to avail the 8% income tax rate option during the current year 2019, wala na po tayong babayarang quarterly percentage tax. Hindi na rin kailangan ng financial statements yan sa ating annual ITR. Kapag nag 40% OSD naman tayo, hindi na rin kailangan ng annual financial statements sa mga individual taxpayers, pero required pa rin sa mga corporations. And hindi kailangan ng mga resibo dito. Hindi kailangan ng mga resibong expenses dito kasi the 40% of our sales are equivalent na kaagad sa deductible expenses natin. Kaya nga 40% OSD ang tawag sa kanya. Pero pag itemized deduction tayo, required tayo ng financial statement, whether individual or corporation, to attach in our annual ITR. Siguro na experience nyo na, gumawa kayo ng annual financial statement in-attach sa annual ITR kasi aid yung pinili natin. Okay? Pwera bawi po yan ng isang taon. At ang objective po natin sa pag-aaral ng tax planning strategy ay makasave muna. Instead of bayaran natin siya in the form of taxes, isave muna natin yung kinita natin para i-reinvest natin sa business natin. Para lumago pa yung business natin. And hindi po natin kayang tulungan yung ibang tao sa pagbabayad ng ating taxes correctly if our own company hindi natin kayang tulungan. So tulungan muna po natin yung company natin. Hindi po natin kailangan mandaya, mandugas, or hindi magbayad totally ng ating buwis kasi marami tayong iba't ibang options. Marami tayong tax rights and privileges na hindi natin alam. At hindi po trabaho ng BIR to educate us. Ang trabaho po ng BIR ay kumolekta ng buwis. Whether we like it or not, we have to pay our taxes pa rin at the end of the day. So before po tayo magbayad ng ating buwis, mag-aral muna po tayo kung ano ang mas the best move or best income tax regime para sa atin. 8% ba, 40% OSD, or allowable itemized deduction or aid. Okay? Again po, yung pagpili po natin ng income tax regime ay pwera bawi ng isang taon. Hindi natin siya pwedeng i-amend
yung ating na-file, opting the 40%, ay 8% na lang pala ako, hindi pwede i-amend para baguhin yung income tax regime. Irrevocable na yon. Pera bawi ng isang taon. At maghihintay ka na naman ng isang taon para baguhin yung income tax regime mo. Okay? So ang gagawin po natin ngayon ay mag-aral muna po tayo ng ating mga gagamiting income tax regime. Ituturo po namin sa inyo yan. Gumawa na po tayo ng ATC video natin online. Meron po siyang investment piece. Okay? Kung meron po kayong RWB book na Train Law and Other Tax Updates, libre na lang po yung ating online ATC video. Package po yung sa ating libro. Kung meron po yung Train Law, yung ating tax planning strategy, dun po natin siya i-discuss in full details kung anong mas maganda sa atin. At yung wala naman pong mga RWB book, bibigyan po namin kayo ng ATC materials. Nandito po yung reference natin. Nandito yung ating format. May format po tayo dito ng ating analysis. May format po tayo dito ng analysis natin. Kung anong mas maganda. 8% ba? 40% ba? Or itemized deduction? And marami pong mga successful kaming students na na-apply nila yung ating pag-aaral ng Train Law and Other Tax Updates. Kasi yung ating pag-aaralan na tax planning strategy ay applicable sa ating RWB book na Train Law and Other Tax Updates. Nandito yung ating pag-aaralan. Okay? So kung meron kayong ganitong libro, libre na po yan. We will release po today yung ating online ATC video para sa tax planning strategy natin. Noong nag-conduct po kami ng RWB outreach sa Dagupan City, at very thankful yung ating student ng part ng seminar workshop natin ng 2018, dinayo pa tayo dun sa Dagupan para magpasalamat, at very thankful din kami sa aming participant for trusting us, for believing in us, for investing in their education, because malaki yung naging savings nila. Hindi 100 pesos, hindi 1,000 pesos, kundi libo-libong tax savings yung na-save nila. At nire-reinvest niya ngayon sa business niya para lumago pa yung business niya. Okay? Ganun po yung ating pag-aaral. Merong siyang application. Learning by doing. So yung ating mga participants din na kakaumpisa pa lang, nagsisimula pa lang, na hindi aabot ng 250,000 pesos annual gross sales, gross receipts, lalo na yung mga sari-sari store, malilit na business, whether micro ka, small or medium or large, required tayong mag-register sa BIR. And the BIR will not tell us kung ano mas magandang income tax regime, because the focus of BIR is to collect our taxes, to finance our government's financing needs. Kaya dito po tayo papasok. Hindi po namin kailangan dito ng college degree. Hindi po namin kailangan ng summa cum laude, magna cum laude, or cum laude. Ang kailangan po natin dito ay willingness to learn. Kung nag-uumpisa pa lang po kayo ng business nyo, mas maganda na po pag-aralan nyo yung Philippine Tax Compliance, kasi aside from compliance natin to avoid our unnecessary penalties and excessive penalties, magagamit natin yung mga rights and privileges natin na ino-offer ng ating tax code. Okay? Like yung tax savings natin, because nagplano tayo. Nagplano tayo ano ba yung income tax regime na gagamitin natin. Ako ang gagamitin ko ngayong taon, 8% ako. Kasi pag 8% ka, wala kang quarterly percentage tax. Okay? Para hindi na ako pile, pay ng quarterly percentage tax. Quarterly income tax na lang ako and annual ITR. And if you have withholding tax, kasama pa rin yung tsaka annual registration fee natin. Okay? Again po, bago po tayo magbayad at magfile ng ating first quarter income tax return and quarterly percentage tax, please watch and learn muna po yung ating online ATC video, Tax Planning Strategy for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Please click the link in the description of this video para po mapanood nyo at mapag-aralan yung ating bagong online ATC video. Kung meron po kayong RWB book na Train Law and Other Tax Updates, libre na po yung ating ATC video, package po yun dito. Pero kung wala naman po, bibigyan po namin kayo ng ATC materials, PDF file, tapos kanya-kanyang print na lang. Okay? And if you don't have the RWB book, meron po tayong investment piece na 1,999 pesos. Okay? Meron po tayong investment piece na babayaran na 1,999 pesos, walang-wala sa magiging tax savings natin kapag napili natin, nagamit natin, napag-aralan natin yung tamang income tax regime sa atin. Ito yun. Yung tamang income tax regime.
Available din po ito sa mga corporations and partnerships. Tatanggalin lang po natin yung 8%. Ito po yung sa atin. Kasama po yung sa mga pag-aaralan natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay malinaw yung ating discussion ngayon at we are encouraging you na mag-aral tayo. Kasi yung ating mga penalties and sakit sa ulo sa compliance sa BIR, hindi yan mawawala hanggat hindi tayo nag-aaral. Yung mga nagbi-business, yung founders, business owner, president, okay? Para maiwasan din po natin in the real world, yung mga taong walang magawa kundi kainin tayo ng buhay or gatasan tayo ng buhay, ng pailalim, okay? Wala tayong magawa kasi wala tayong alam. Mag-aral po tayo, mag-aral po kayo, mag-invest po kayo sa education nyo. Diba, nung nag-aaral ka sa college, nagbabayad ka ng magkano tuition fee per semester. Only to find out that is not applicable in the real world. Kulang yung ating pag-aaral sa school para i-apply sa ating real world. Okay? Malayong malayo po ang academic world sa real world. Kaya mag-aral pa po tayo para hindi dahil sa atin lang, kundi para sa ating family, because yung ating family, obviously, umaasa yun sa ating business. And it is not only important to earn our hard-earned money. Kumita ka nga, sir, ng 100,000 pesos, tapos mababayaran ang tax na 50,000 or 30,000, di ba? You have to learn also how to protect our hard-earned money by educating ourselves na tax evasion. Hindi po kami nagtuturo ng tax evasion. Nagtuturo po kami ng mga legal ways. Legal ways allowed by our tax code, our privileges and rights, yung ating mga income tax regime, para mas mababa muna yung ating tax na babayaran, para yung tax savings natin, i-reinvest muna natin sa business natin. Mag-aral po tayo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. If you are willing to learn, nandito po kami para i-educate kayo, but if you are not willing to learn, we cannot help you. Okay? We cannot help those people who are not willing to learn kasi sarado yung kanilang utak, walang papasok na information, hindi nila ito binibigyan ng importance, we understand naman. But once they experience the real world, marirealize na nila na tama yung sinasabi natin. Okay? Mag-aral po tayo and maraming salamat po sa inyong lahat. Before we end our ATC video today, we would like to give you a beautiful educational quote na naman, change your mind and you will change your life. Paulit-ulit po namin yan ini-explain. Napaka-applicable po niyan sa ating Philippine tax compliance na pinag-aaralan. If you are not willing to learn, we cannot help you. But if you are willing to learn, we can help you by educating you. Okay? Marami po kami mga students na nakapag-avail na ng tax savings because libu-libong pera nila na save nila muna because nag-i-start pa lang sila. Okay? Kung mapipili nyo, mapag-aaralan nyo, at magagamit nyo yung tamang income tax regime, marami po tayong masisave na pera natin, hard-earned money, para i-reinvest pa sa ating business. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag mayroon po nagtatanong sa amin, sir, ano bang maganda? 8% ba? 40% ba? Or 8? Hindi po namin masasagot kagad na mas maganda ang 8% kasi case-to-case basis yan. Case-to-case basis. Hindi kaagad yon. Meron tayong gagawin na analysis. Mag-a-analyze tayo. Ano yung mas magandang gamitin? Magbibigay kami ng assumption na figures, sales, and expenses para malaman natin yung tax due under 8%, 40%, and 8%. At mamimili tayo. Yun ang technique natin. Tax savings muna. Through our learning. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope naintindihan nyo at na-inspire namin kayo mag-aral. Learn more, earn more. You cannot earn more if we do not learn more. Mauna muna yung learn more before earn more. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And again, this is our educational quote. Very, napakaganda niyan. Okay? Change your mind now and you will change your life. Open your mind po. Very helpful po ang tax code natin. Hindi lang siya basta obligation. Meron siyang rights and privileges and benefits na binibigay sa atin, pero silently lang. Para lang doon sa mga concern mag-aral yung mga benefits na binibigay sa atin ng tax code. And one of these is this one. The tax planning strategy by choosing the correct income tax regime natin para sa ngayong taon 2019 at sa mga darating pang taon. Okay? And maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po yung karagdagang katanungan regarding our topic today,
please send your message na lang po sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Diyan din po kayo, i-like nyo po yan, i-follow nyo po. Meron po tayong mga iba't ibang helpful information na pinapost natin dyan, okay? In our Facebook group, Real World Bookkeeping, join na po kayo dyan kahit hindi po kayo RWB Book Owners namin or students na may RWB Book, open po sa lahat yan. May mga helpful files tayo dyan na available po sa lahat. In our exclusive lang po tong Facebook group natin, RWB Book Owners, para lang po ito sa mga students natin na nag-invest ating RWB Books, okay? Bawat RWB Books po natin, 4,999 yung investment fees niya. Lifetime investment fees. Instead of maging ignorante tayo sa Philippine Tax Compliance, okay? In our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, please subscribe now on our YouTube channel for update ng additional ATC video na very helpful sa atin. Free lang po yun, free yun. Panorin nyo na po yan, yan. Marami po tayong iba't ibang topics yan, very helpful. In our Vimeo, Accounting Tutorial Center, same lang po ng content sa ating YouTube, but you may follow us on our Vimeo account, Accounting Tutorial Center, kung mas prepared nyo ang Vimeo natin, okay? And online na po tayo, hindi na po tayo nagtuturo ng seminar sa iba't ibang lugar. Kung gusto nyo pong matuto to learn more ng ating mga tinuturo, mag-fill out ng iba't ibang tax returns, we have RWB book para sa inyo. Learning by doing. Tuturo po namin sa inyo step by step kung paano fill up yung iba't ibang tax returns natin. Okay? Invest na po kayo. This is 4,999 only. Kasama na po ito yung may practice set po ito. Na pag-aaralan po natin, pagka-practisan, puro BIR forms, okay? Pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, basta may internet po tayo, okay? Free shipping po tayo sa within the location in the Philippines po. 4,999 lang, and kung meron kayong karagdagang katanungan or clarifications, unlimited po yung RWB support natin, makikita nyo po sa Facebook page natin, pwede kayong magtanong, okay? And kung gusto nyo pong matuto kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts, meron din po kaming RWB book sa inyo. Bookkeeping po, yan. Isang set po yan. Isang lecture set, isang cash receipts journal, cash disbursement, general journal, and general ledger. Tsaka meron po tayong certificate per book, certificate of enrollment sa atin. Parang school na rin po yung ATC. Online na po tayo. Yung tinuturo po natin dito ay real world. Kung ano yung pinag-aaralan natin, yun din yung gagawin natin sa real world. Okay? And kung gusto nyo po matuto kung paano gumawa ng financial statements na i-attach sa annual ITR or for management purposes lang para mag-guide tayo sa ating decision making kung kumikita ba yung business natin o hindi, the financial position of our company, we have RWB book para sa inyo, how to make your own financial statement for micro, small, and medium entrepreneurs. 4,999 din po yan, investment fees, kasama na po yung package natin ng ATC videos online to explain, discuss, and apply the contents of our RWB book. Hindi nyo po kailangan basahin yung libro natin para maintindihan kasi i-explain po natin yan step by step using our video rin katulad nito. Pero online siya, which are exclusive lang sa mga nag-invest sa ating RWB books. Hindi siya for general purposes o general public. And if you want to learn more, katulad po ng ating pag-aaralan ngayon, tax planning strategy. Okay, mabimili tayo, pag-aaralan natin kung anong mas maganda. Train law and other tax updates, at marami pang topics yung ating train law and other tax updates. 4,999 din po ito, kasama na po yung package natin ng ATC videos online, including our topic today, the tax planning strategy. Pag-aaralan po natin in details kung anong mas maganda sa inyo. Para makasave muna tayo ng ating hard-earned money, in the form of tax savings, which is legal way. Legal way po yon, okay? Hindi po namin kayo ipapahamak. Okay? Ginagawa din po namin yan. Ako, ginagawa ko yun sa practice sa profession ko. Ginagawa namin sa company namin. Nagkakaroon tayo ng tax savings. Pero sa inyo po na hindi nyo naman field to, pero you are willing to learn, nandito po kami para turuan kayo. Wake up your mind. At the end of the day, whether we like it or not, whether we like it or not, we have to deal with the BIR by BIR compliance, by compliance with the BIR. Okay? Kung magko-comply rin naman pala tayo, why not study the rules? Okay? The rules of compliance with the BIR. At one of the rules doon ay tax savings muna. Plano muna tayo.
pagplanuhan muna natin kung ano yung dapat nating income tax regime na gagamitin kasi pwera bawi yan ng isang taon. Okay? And maraming salamat po sa inyong lahat. Again, if you want to be empowered, be educated. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong karagdagang katanungan, please send your message po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. And willing po kami magturo sa inyo. Okay? Wala pong bayad yung consultation sa natin or inquiry sa ating Facebook page even if hindi po namin kayo students. Welcome po kayo sa atin, sa ATC. Basta willing po kayo matuto. Okay? Maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lord ng Bumagat, na lagi nagsasabing, pakisabi din po sa iba, be educated and be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa topics nating tax planning strategy for micro, small, and medium entrepreneurs. Paki-click po yung link sa description natin ng video para po for more details. Okay? Bye-bye!